Meron lang po akong konting announcement. Sa Sabado po ng gabi ay wala po tayong gawain sa gabi. Dahil meron po tayong mission sa Mapaniki. Maraming salamat pong muli sa pagkakataong ito. At kayo rin po, pinasasalamatan ko na kayo ay nakadalo ngayong gabi upang makarinig ng mga pagbabahagi ng ating mga kapatid na nakatanggap ng biyaya ng Panginoon. At higit sa lahat, makapakinig ng mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Good news! Gusto pa po ba ninyo ulit ng good news? Amen. Ang good news ko po ngayon ang Panginoong Diyos, kailanman hindi niya tayo tatalikuran. Naniniwala po ba kayo doon? Hambing po sa isang salamin, pag tayo nakaharap sa salamin, pag siya ay ating nginitian, ngingiti rin siya sa atin. Pag tayo kumaway sa Kanya, kakaway din siya sa atin. Pero may isang hindi magagawa sa atin ng Panginoon. Yung tayo na siya ay tumalikod, pag tayo ay tumalikod na sa Kanya. Lagi siyang nakaharap sa atin at nag-aantay kung kailan tayo muling haharap sa Kanya. Amen po ba? Sa gabi pong ito, may mga kapatid tayong naatasan na magbahagi. Ang una ko pong tatawagin ay ang ating kapatid na si Marlene de la Cruz. Talakpakan po natin, sir. Muli po, magandang gabi sa atin lahat, sa mga alagad, sa choir, sa cap, sa pasyente at sa mga tagasunod na katulad ko. Talaga po napakadakila ng Ama sapagkat meron po siyang pinasilay muli sa akin at pinadama sa akin sa pamamagitan po ng aking anak na talaga pong hindi po ako dadalo ngayong gabing ito sa gawain na ito sapagkat kanina nga po ay dumalo na ako. Sapagkat ang plano nga po pala ng tao ay hindi plano ng Panginoon. Andun pong nakauwi na ako sa aming tahanan at ang akin pong anak ay nandito lang po sa bahay pa rin na nag-aaral na kinakalinga po ng aking hipag. Subalit, ako po ay nakahiga na sa kama at namamahinga po na nagring po ang aking cellphone na ang anak ko daw nga po ay nilalagnat at kumikirot yung brasong na aksidente po siya ng 3 taon na po ang nakalilipas. Ang doon siya ay umiiyak at inaapoy po ng lagnat. Subalit, hindi po ako nangamba, hindi po ako natakot. Sapagkat sabi ko po sa Panginoon, Ama, ikaw na po ang bahala kung ano ang nararapat at kung ano ang dapat. Hanggang ang sabi ko po sa hipag ko, gumawa na po ako ng dahilan para wag na nga lang po ako makapunta rin eh. Nasabi ko po, wala akong sasakyan. Sabi ko po sa kanila, pauwi na lang doon po sa amin yung anak ko at isakay na lang po sa tricycle at pagdating po doon, ako na lang po ang magbibigay ng masahe. Subalit, ayaw daw po. Siguro po, yun po ang kalooban ng Ama na sabi ko, Ama, ano ba ang marapat at dapat kong gawin? Sapagkat ang mga nag-aalaga po sa kanya, dini sa bahay pare, ay nagugulo na po kung saan ko po, nang sabi po sa akin, dalin ko daw po sa baliwag at ipa-extray ulit para malaman. Subalit wala po udyok sa aking puso na ganun po ang gawin ko. Sabi ko, sige, mamaya-maya. Tumawag na naman po ulit isang hipag ko. Ang sabi nga po, magpunta na nga po ako doon at umiiyak na nga po ang aking anak at masakit naman sakit daw po yung kaliwang braso na na-aksidente noon na pinasimento ko. Subalit, wala pa rin po udyok sa puso ko.
Napakabuti po ng Ama, napakadakila niya. Sapagkat ang dinadahilan ko nga po, wala akong sasakyan na scooter na pagpunta rin eh, sapagkat malayo nga po. Subalit, talaga po siguro udyok ng Panginoon na makarating muli ako ngayong gabing ito rito at maisama ko po yung aking anak na noong ko pa po minimithi sa Ama na maakay ko po ang aking mga anak sa dakong ito upang mapakita ko sa kanila kung ano yung tinutunguhan ko na dakong banal na talaga pong mahiwaga. Hanggang pumunta na po ako sa kanila, ang sabi nga po ng mga hipag ko, dali namin sa baliwag at ipa-extray do po namin nang malaman namin na kung ano yung pinagmumulan. Subalit, inudyok po ng Panginoon sa akin na haplusin ko muna yung masakit niyang parte ng balikat na nakita ko nga po na may nakaalbok na parang yung buto po ay nakaalbok. Sabi ko sa kanya, ano gusto mo, dahil tara sa paligi na tara kay Apo Kunching. Subalit, bata nga po, hindi pa bukas. Matagal po siya nag-ano. Sabi po ng mga hipag ko, dali mo na sa baliwag. Sabi ko, hindi. Tatanungin ko ulit siya kung gusto niya pupunta kami sa paligi ngayon. Hindi pa rin po. Subalit, siguro po talaga pong kaloob ng Ama na dito kami matungo ngayong gabing ito. Kaya ayan po siya ngayon na isama ko po siya rito upang ipadaba ko sa kanya kung ano talaga yung nadarama ko dito sa dakong ito at yung kahiwagaang na nagaganap sa aking buhay. Noon nga, pagbaba nga po namin dito sa harapan, napakapalad po namin at andun po ang mother of the house at si kapatid na Berhel. Sabi ko po, Mother, umiiyak po yung anak ko na dinadaing niya nga po yung masakit nga daw po yung balikat. At hindi ko naman po sinabi kay Mother na nilalagnat. Sabi niya nga, nilalagnat. Opo po, ako nilalagnat. Hanggang sa hinaplos po ni Mother na ang sabi niya po, labig lang daw po yun sapagkat ang nasi cement, sabi naman po ni kapatid na Berhel, pag ang buto daw po pala natin ay nasimento at pag dumarating ang ganitong lamig, nararamdaman ang kirot. Kaya po yun ay inaangking ko na isang lamig lang na nadarama niya at inaangking ko po sa paglabas ng mahal na Apo Kunching at sa pamamagitan ng pagdampi ng kanyang palad ay ito po ay maibsa na. Kaya Ama, maraming salamat po at hindi mo po ako pinababayaan sapagkat batid mo. Daman-dama mo ko kung ano ang aking kawalan sa buhay sapagkat sa iyo nga lang po ako nananalig at nagtitiwala ng lubos sapagkat hindi mo po ako pinababayaan. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat, kapatid na Marlene. Tunay nga po na ang plano ng Diyos ay hindi plano ng tao. Maraming beses ko na po yan napatunayan. Kaya nga po, huwag kang sumuko. Isang araw, darating sa plano ng Panginoon, makakadama ang iyong anak sa dakong ito. Kagaya ko rin po, ngayon po, meron din po akong gustong mangyari sa dakong ito na yung inakay namin dito na yung biyanan ko ay makadama siya. Kasi po, yun nga po, nakapagsyam na siya rito at napalakas na po yung kanyang mga paa. Nakakatayo na po siya at nakakalakad-lakad na rin po siya. Kaya yun po ang pinagmamalaki pa salamat ko po at hindi ako napahiya, hindi ako pinabayaang mapahiya ng ating Ama sa mga anak o sa mga bayaw at hipag ko na kinausap ko, mga nasa abroad po lahat yung mga hipag ko at bayaw ko, hindi po ako napahiya at nakita nila kung ano yung malaking pagbabago. Sa loob ng 1 buwan na nasa Maynila siya, nakahiga lang po siya. Pero nung pagdating namin dito, kinabukasan lang po nung pagpunta niya rito, sinabi ko, buksan ninyo yung apodivinemercy.com. Napanood po nila yung pagtayo nung biyanan ko. At sila man po, kahit nasa abroad sila, napaluha sila. Kaya lang po, meron pa po talagang dinudulog
na sana po yung biyanan ko makadama pa siya ng marami sa dakong ito at yung kanyang spirit, kung napagaling man yung napagaling na po yung kanyang panglabas na katauhan, eh gusto ko rin pong pati yung kaloob-looban yung kanyang espiritu ay mabago. Ang susunod ko pong tatawagin, palakpakan po natin ang ating kapatid na si Tessie Coronel. Magandang gabi po sa ating buong kapatiran. Ang ibabahagi ko lamang po ay ang tungkol po sa kabutihan ng Ama na ginagabayan niya ako sa lahat ng aking gawain. Simula po nang mawala po ang aking kabiyak. Sa dadit po, nung pong siya ay nabubuhay, wala po akong pakialam sa mayroon po kaming kaprasong bukid na pinag-aanihan. Siya po lahat ang nag-aasikaso. Wala po akong pakialam, kaya lang po ako nakakalabas sa bukid kapag po nag-aani. Ngayon ko po nadama ang malaking kakulangan ng lalaki na kasama mo sa buhay. Alam niyo po ba na ngayon po, ako po lahat ang nag-aasikaso. Babae lang po ako, pero po, itinuro po sa akin ng Ama ang lahat-lahat ng aking gagawin. Tatlo po yung anak kong lalaki, yung pong isa, nasa Maynila, nagtatrabaho. Yung pong isa, security po sa Marilao. Yun naman pong anak kong isang cops, meron po siyang isang pitak na binigay ko na sabi ko, pagtaniman niya ng halaman para pansubaybay sa kanyang anak na nag-aaral. Kaya po, hindi ko po siya ganong nakakatulong sa pag-aasikaso sa bukid. Bilang babae po, unti-unti pong pinaalam sa akin ng Ama ang lahat ng gawain, ang lahat ng dapat gawin upang maayos ko ang aking pamilya. Lahat po ng aking ginagawa at gagawin, humihingi po ako ng gabay at patnubay na ituro niya lahat sa akin ng marapat. Wala naman po akong aasahang iba maliban po sa akin. Ako lang po lahat ang may kakayanan na gumawa ng lahat. Kaya po, bawat gawin ko po ay hinihingi ko ng patnubay sa Ama na ako'y gabayan niya simula po sa pagpapaararaw ng aming bukid, pagbababad po ng binhi. Lahat po yan, idinudulog ko sa Kanya. Turuan niya ako ng dapat dahil ako'y walang nalalaman bilang babae lang. Pero po, awa po ng Panginoon sa tulong po niya at gabay. Simula po nang ako ang mga siwa ng aming kaprasong bukirin, tuwing mag-aani po, padami ng padami ang pag-aani. Hindi po ba buhay ang Diyos? Na bagaman po, wala po akong alam, pero po nakayanan ko lahat yun. Hanggang po sa binhi, ako po ang naghahanap ng binhi. Wala naman po akong mahihili dahil ang mga kapatid ko po, mga hipag, mayroon din silang inaasikaso sa kanilang pamumuhay. Unti-unti ko pong natutunan lahat sa tulong at patnubay ng Ama. Kapag po mayroon akong hindi makayanan at hindi ko batid, dinudulog ko po sa Kanya. Maniwala po kayo na tinutugon po niya lahat ng aking dalangin at pagdulog sa Kanya, itinuturo niya po lahat ang dapat kong gawin. Kapag po ako'y nagpupunta sa aming bukirin, nagsisimula po ako, nililibot ko po yung bukirin namin na yan at ako'y nananalangin na sana, Ama, gabayan mo ko na maayos ko ang iniwan sa akin ng aking kabiyak. Patuloy mo pong ituro sa akin na lahat ng marapat. Awa naman po ng Panginoon
Sa tulong po niya, tigabay, nairaraos ko po ang lahat. Sa ngayon po eh, ngayon pa lang po kami nagpapaararo. Sa umaga po, lumalabas po ako sa bukid bago po ako tumungo dito. Dati po eh, nakakapagtinda ako ng pasanda-sandali, pero po ngayon, hindi po. Sineservice ko lang po yung aking sasakyan. Parit-parito po ako sa bukid upang tingnan ko ang aking manggagawa. Salamat sa Ama, binigyan niya ako ng katatagan. Bagamat ako isang babae lang, pero salamat po sa Kanya at patuloy kong naaalagaan ang iniwan niya sa akin. At patuloy na yumayapong sa tulong at patnubay ng Ama. Maraming salamat po, Ama, sa lahat-lahat ng ginawa mo sa akin. Minsan po, nagsigang po ako ng sinaing. Hindi ko po napansin na nakapunta po ako dito, naiwan ko po yung sinaing ko na hininaan ko naman po yung apoy. Eh, yung pong anak kong isang caps na nasa bukit, dati po yun, kung umuwi alas 12. Nung nandito na po ako, wala po akong alam na inaiwanan ko yung aking gasol. Maya-maya po nag-text yung anak ko. Sabi, Nanay, naiwan mong bukas yung gasol. Sabi ganyan. Mabuti na alaman mo, nakita mo. Sabi kong, buti nakauwi ka. Hindi ko nga kaalam kung bakit ako nakauwi eh. Ngayon lang eh, kakumuwi ng ganitong oras. Hindi ba buhay ang Diyos? Pinauwi siya para gabayan kami at nang makita niya, nang dumating siya eh. Sakto-sakto po, okay lang po, hindi, nasunog po ng konti yung sinahin ko. Nagpapasalamat po ako sa Ama. At kung hindi po nakauwi yung anak ko noong oras na iyon, hindi ko po alam kung ano po ang naging kaganapan. Alam ko naman po, hindi ako pababayaan ng Ama. Siya ang laging nakagabay sa akin. Simula gabi, ha, sa oras, pananalangin ko sa bawat oras, sa gabi, pag umaga, pag gising, siya na po ang hinihinga ko ng tulong. Nasana po ako, lahat ng gawin ko ay patnubayan mo ko. Wala po ako mapagtatanungan at mahihingan ng tulong maliban po sa iyo, Ama. Maraming salamat po sa tulong na binibigay mo sa akin, Ama, at patnubay. Salamat po at nairaraos ko naman po ang lahat ng mga dapat ayusin sa iniwan ng aking kabiyak. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat kapatid sa iyong binahagi. Tunay nga po na pag lumapit tayo sa Panginoon ay lagi niya tayong gagabayan at papatnubayan sa lahat ng oras. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang ating kapatid na si Helen Manuel. Palakpakan po natin siya. Isang magandang umaga po sa gabing ito. Kapatid, hindi po Mandero Manuel. Ang maibabahagi ko po sa umagang ito, hindi po ba ang isang lola? Kasi po nung linggo po, napalo ko po yung apo ko. Kasi po eh, matigas po ang ulo. Ayaw niya pong sumunod sa nanay niya. Ayaw ko po kasing lumaki yung apo ko na pasaway. Masakit man sa aking kalooban, napalo ko po siya. Kasi po eh, pasaway nga po. Masakit po sa aking kalooban na pinalo ko siya. Pero kailan ko pa po siya susupilin pag matigas na ang buton niya. Hindi po ba bilang apo? Sakit po dahil siya yung tubo ko. Lalo na po wala na siyang ama. Mm,
magsisimba po sila noon. Naligo po siya. Magbibihis. Nailabas na po lahat ng damit na medyo bago. Ayaw niya po. Hanggang sa inaamo siya nung nanay niya, nung alin niya, nung pinsan niya. Para pong napundi yung tenga ko, linapitan ko siya. Sabi ko, halika nga, bakit ba, anong problema? Sabi ko po sa kanya. Ayaw niya pong kumibo. Sabi ko, bakit ganyan ka? Sabi ko po sa kanya. Hanggang sa nagdadabog po, ayaw po siya, pinadapa ko po eh. Nagpanting po yung tenga ko, nag-init po yung ulo ko, napalo ko po siya. Pero hiningi ko po ng kapatawaran sa Panginoon Diyos na nagkamali ako. Pero sabi ko, mali ba ako? Pinalo ko yung apo ko. Miiyak po siya, sabi niya po, Lola, tama na. Para pong dinakot yung dibdib ko. Umiyak na po ako, naupo ako sa isang tabi. Nanginginig po yung katawan ko. Sabi ko, kung buhay lang ang anak ko, hindi ako mamumroblema. Hindi ako mag-iintindi dahil may magulang siyang maggagabay, magtutuwid kung nagkakamali siya. Meron nga po siyang ina, subalit wala naman bibig na itama yung anak niya kung mali. Ang sabi niya, kawawa naman, nanay, kawawa naman. Tama po ba yun? Di pa kung minsan, oo, mahal mo yung anak mo, ayaw mong nasasaktan. Pero kung mali, dapat itama mo, di po ba? Ngayon po yung apo ko, hindi niya ako kinikibo. Natulog po siya. Sabi ko, nanay, natulog na. Bayaan mo siya. Paglabas niyan, okay na. Nung pong magising, okay na. Sumama na po sa prosesyon. Nung hapon po, sumama na sa prosesyon. Sabi ko, uulitin mo pa ba yung katigasan ng ulo mo? Susunod ka na ba sa nanay mo? Hindi mo na ba siya dadabugan? Hindi na po, Lola. Sa isang banda po, nakabuti yung pagpalo ko sa kanya. Salamat sa Ama. Sa bawat pagsubok, sa bawat panghihina, siya po yung nagbibigay ng lakas sa akin. Siya po yung nagbibigay katatagan. Sa bawat balakid sa buhay, hindi niya po ako pinababayaan. Binibigyan niya po ng kasagutan kung ano man po yung pangangailangan. Kasi nga po, wala nang tatakbuhan kundi ang Ama lamang. Kaya po tayo, bilang pong kumikilala sa Ama, na siya lamang ang makapagbibigay ng lahat-lahat ng ating pangangailangan. Siya lamang ang nakababatid ng lahat-lahat sa ating buhay, kung ano yung marapat, kung ano yung dapat. Tanggapin po natin na ang Diyos ay buhay, lagi natin siyang kasama. Hindi niya tayo pababawayaan. Habang tayo'y lumalaban sa mga pagsubok, lagi po natin siyang kasama. Minsan po sa buhay ko, dumadating yung panghihina. Lalo na po kung minsan may nababalitaan sa pagkawala ng aking anak. Subalit, pumipikit na lang po ako, lumuluha, tumitingin sa langit, na ang sabi ko, Ama, hindi mo kami pababayaan. Pagka po ano, tatakbo ako kay Apo. Binibigyan niya po ako ng tatag. Sabi po ni Apo, ipaubaya mo sa Ama, hindi ka pababayaan. Alam niyo po, noon po, di po ba, pag nagpupuri ako, hirap na hirap po yung kalooban ko. Kasi nandito po sa dibdib ko yung sakit. Subalit nang sinabi ng Ama, magtiwala ka. Diyos na buhay ang pinaglilingkuran mo. Na binigay niya po yung katagang walang daga na nagtago sa lungga na habang siya nabubuhay ay hindi lumabas.
Walang ibon na lumipad na habang panahon, nandoon siya sa taas na hindi bumaba sa lupa. Walang sinulid na buhol, pag iniladlad, hindi malalagot. Walang lubid na matibay na hindi magagatot, hindi mapapatid. Yun po yung nasa isip ko, nasa puso ko. Tinanggap ko po na maluwag sa dibdib ko sapagkat nga po wala naman po akong magagawa. Alam ko po ang Ama, meron siyang magagawa. Laging andyan siya, siya yung nakababatid, siya yung tamang timbangan, siya yung tamang kahatulan, at walang malilihim sa kanya. Siya ang abogado ko, siya yung tagapagtanggol ko. Sa pamamagitan ng ating Apo Kunching, maluwag sa dibdib ko kung ano ang kalooban ng Ama, siyang magawin. Yun na lang po. Salamat po sa lahat. Salamat kapatid sa iyong binahagi. Muli po, para po dun sa mga bagong dating, may announcement po tayo na sa darating na Sabado, December 6, wala po tayong gawain sa gabi. Subalit, dun sa pangumaga hanggang panghapon na gawain, meron po tayo. At doon po gaganapin yung pagsusunog ng natuyong bulaklak ng Sampaguita at Ilang-Ilang. At bago ko po tawagin ang uling magbabahagi sa kapahintulatan po ng mahal na po, ay hindi ko po mapapalampas pa ang pagkakataong ito na tawagin ang ating kapatid upang siya ay magbigay ng awitin sa atin, ang ating kapatid na si Magno Guevara. Magandang umaga po sa gabing ito. Ako po ay tinawagan muli dito sa Banal na Dambana upang ako po ay mag-alay ng awit. Una sa ating Diyos Ama at sa ating Banal na Espiritu sa katawan po ng ating mahal na Apo na kinalugdan. Para po sa ating lahat. Ang puso ko ay masaya magbuhat ng ikaw makilala. Ikaw na ang nangunguna sa buhay, naghahari ay ikaw na. Salamat po Ama sa kinalugdan mo. Sa patnubay ng Banal na Espiritu, ang banal na aral nukal sa labi mo, siya'y pawang atas, siya pang atas ng Ama sa'yo. Salamat po Ama sa kinalugdan mo,
sa patnubay ng banal na Espiritu. Ang banal na aral nukal sa labi mo, siya'y pawang atas, siya pang atas ng Ama sa iyo. Maraming pong salamat. Ikaw ang sandigan ng buhay dito sa templo mong hinirang. Ikaw ang tunay na patnubay sa lahat ng iyong nilalang. Nagpupuri sa iyo, O Diyos Ama, buong mundo ikaw ang pag-asa. Panginoong Hesukristo ang banal, tinubos ang sanlibutan. Dakilang layunin ay dinggin lahat ng mabuti ipunin. Ilayo mo kami sa dilim. Liwanag ng buhay ay kamtin. Buhay na Diyos, kami nagpupugay, nagpupuri sa iyong kabunyan. Lukubin mo ng iyong kabanalan ang sa iyo'y nagmamahal. Salamat sa mapagpalang kamay, pinawi mo itong karamdaman. Espiritong banal ay nakamtan dito sa puso't isipan. Apo Kunching, ikaw ang patnubay, mga haplos ng iyong mga kamay, kagalingan ng may karamdaman, galing sa Diyos nating ibuhay, galing sa Diyos nating buhay. Maraming salamat. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat, Tata Magno, sa hinihandog mong awitin. Talaga pong siguro mamamanata na ako na ito yung facilitator ako. Tatawagin ko si Tata Magno upang magbigay siya sa atin ng awitin. At batid kong yung kanyang galak na nadama rito, kung yun man nakapagdadagdag ng isang araw sa kanyang buhay, nakapag-ambag na ako sa kanya. Tatawagin ko na po ang uling magbabahagi at palakpakan po natin ang ating kapatid na si Mother Marisa. Salamat po, Ama. Muli ang pagkakataong ito ay pinahintulot mo pang magbahagi sa mga kapatid kong inakay mo sa oras na ito upang ganap nilang madama na kailan may di ka nagpabaya, kundi patuloy ka nagmamahal, naghahasik na yung mga aral sa pamamagitan ng Espiritong Banal sa katawan ng mahal na Apo Kunching na sa amin ay ginamit mo upang makilala kang lubusan at ikay paglingkuran ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilaan ng ating Panginoon. Habang nasa taas po ako kanina, nakikinig po ng panalangin ng ating kapatid na Arlene at bilang facilitator po si kapatid na Larry. Ang